bago sa detalye ng ating mga naglalakihang balita. DZME 1530. Labing walong araw bago ang paghahain ng Certificate of Candidacy ng mga kandidato para sa 2022 National at Local Elections, isang political leader ng politiko sa Surigao del Sur ang binaril patay kanina lamang bago magtanghali. Sa inisyal na ulat ng DXBC 99.1 Radyo Gugma FM sa Tandag City, Surigao del Sur, kinilala ang biktima na si Dondon Cosminiano, 40 taong gulang, at political leader ni Paulo Lopez, mayoralty aspirant sa bayan ng Madrid. Sa kabuuang detalye, tanggapin po natin ang buong ulat ni Nick Acapulco mula sa ating sister station sa DXBC 99.1 Radyo Gugma News FM sa Tandag City, Surigao del Sur. Nick, magandang tanghali sa iyo. Yes, kasama ng ito, magandang tanghali po sa inyo dyan sa DJME. Totoo po, no, 18 araw bago ang paghahain ng Certificate of Candidacy ng mga kandidato sa 2022 National at Local Elections, isang political leader no, ng politiko ang tinampangan ng hindi pa nakilalang mga suspect nangyari ito kasama ng ito mismo sa poblasyon ng Kantilan. Sa inisyal natin nakuha ang report, eh, nakilala ang sabing biktima na si Dondon Cosmiano. Ito'y taga Magsaysay, ang barangay Magsaysay sa lungsod ng Madrid, dito sa Surigao del Sur pa rin. No, kaya hanggang ngayon, no, nag-conduct na ng deep investigation ng ating mga kapulsan sa Kantilan PNP para matukoy kung sinong grupo o sinong nagtutos dahil ito'y planado na pananambang na nangyari dito sa may Kantilan. No, ito'y, lalo na ito'y isang political leader ng kakakandidato ng pagkamiyor ng Madrid. At ito naman si Cosmiano ay isang political leader, organizer ni Paulo Lopez sa Team Gugma. Kaya ito isang tinitingnan niyo ng ating kapulsan pang isa sa mga motibo sa pangyayaring ito ngayon. Aha. Nick, bago ba mangyari ang insidente, nasa ang lugar ba itong si Dondon? Naparetos Kantilan, pero naninirahan ito kasama sa Magsaysay, Madrid. At sa initial na investigasyon na ginagawa ng PNP, ano ang mga lumitaw sa mga initial investigation? May mga saksi ba, may mga witnesses ba na nakakita sa pagbaril sa kanya? Yes, marami kasama ng ito. Tinitingnan ngayon ng ating mga kapulisan sa Kantilan PNP yung mga CCTV, kasi may CCTV dyan sa nasabing lugar. Yun ngayon ang tinitingnan ng ating mga kapulisan para matukoy. Dahil sa inisyal nga nakuha nating report, planado ang pananambang ng biktima. Ibig sabihin, hard killer yung bumaril sa kanya. Kaya ito yung tinitingnan ngayon ng ating kapulisan. Ngayon nga, mamaya lang, baka makatanggap tayo ng spot report na galing sa PNP ng Kantilan para malaman natin kung ano na ang inisyal na ginagawa ng investigasyon ng ating mga kapulisan dito sa Kantilan. Aha. So sa ngayon, kumusta naman dyan ang sitwasyon sa bayan ng Kantilan? Kumusta ang sitwasyon ngayon dyan? So far, kasamang it, normal naman. But ito lang, nagimbal ang buong Kantilan dahil first time ito na nangyari na isang political leader na binaril na hindi pa nagkilala mga suspitado. Ano ba ang uri ng baril na ginamit sa pagpatay dito kay Dondon? At may mga suspect na ba? May mga initial na bang nilalabas na mga pangalan o pagkakakilanlan ng mga posibleng suspect? So far, ongoing ang investigasyon ng ating mga kapulisan sa Kantilan PNP. Hinihintay na lang natin yung spot report na masumitin nila para malaman natin kung sino at anong baril. Pero sa inisyal na nakuha natin, bakit sa mga witness na nakita, 45 na baril. No, 45 baril ang ginamit kasama niya sa mga suspect. Ilan katao ang nanambang dito kay Dondon? Yun yung tinitingnan nila ngayon.
sa CCTV. Nagre-review sila ngayon ng CCTV para malaman nila kasama ito, sino-sino ito. May getaway vehicle ba ang mga kriminal, ang mga suspect? May nagsabi-sabi, nakasakay daw sa isang motor, no, yung riding in tandem, may iba naman na may sasakyan, ay possibly in between getaway yun o yun talaga ang nananambak. Okay, sige, keep us posted, Nick. Yes, Gawad Kasamangit, maraming salamat. Mula dito sa GXBC Surigao del Sur, ako si Nick Nakapulpo, nagulat para sa GZMA NC30, una sa kanan ang himpilang bay panindigan. Network Balita.